gawin ay tuturuan ko po kayo kung paano po mag hair highlights. At kung bago po kayo sa akin channel, pindutin nyo naman po yung subscribe at pindutin nyo po yung notification bell ko upang updated po kayo sa aking mga video i-upload. At punta po kayo sa aking comment section, dyan comment po kung may request po kayong video aking gagawin. About lang po sa mga buho, mga katusar, at kung gusto nyo po magpa-shout, comment ulit po sa aking comment sections. At bago po ako mag-start, papasalamat po ako sa mga aking mga subscriber na bago pa po sa aking channel. And let's start! Okay mga katusar, ang una natin gagawin sa pag-highlight ng buhok ay ipiprepare natin yung mga kakailanganin natin para mamaya hindi na po tayo maghanap o maghalungkat. Una, kailangan natin ng disposable gloves or kahit anong gloves na gusto nyong gamitin. And then, kailangan din natin ng powder, blower, gel cap, at yung needle, at shower cap, then applicator brush, suklay, mixing bowl, at rubber kick, tapos 12% na oxidizing cream, at ang huli ay ang bleaching powder. Okay, let's start na po. Next step na po tayo. Okay, ito na yung ating client, mga katusar. Siya ay naka-prepare na po siya. Nakalagay na po sa kanyang likod yung kanyang rubber tape. Ngayon po, uy, kasi itong tanaan ang third natin gagawin. Ay, lalagay natin yung gel cups sa kanyang buhok. Yan. Ganyan. Tapos dudo ko tayo ng pakunti-kunti lang sa mga butas ng gel cup. Guys, continuous na lang guys, pinupunt lang yan, ganyan. At thank you pala guys sa mga ano, sa mga nagsusubscribe sa akin, sa mga bago, nakapres kong bago palang gawa ang akin YouTube channel. Okay guys, upang mapagpatuloy ko po yung paggagawa ko ng mga video ganitong tutorial, subscribe nyo po ako upang masuporta ng aking pagbablog ng mga tutorial ng mga gawain sa parlor o salon. Yan. Okay guys, lukot lang. Yan. Habang nagdudukot kayo guys, minsan din ay susuklay yan para ano, para maayos agad yung buhok na kinukuha mula sa loob ng rubber cup, ng gel cup. Yan. So mga gusto nga pala guys na magpa-shout out, pwede po kayong mag-comment sa aking comment section o pwede po kayong mag-comment kung ano po yung gusto nyong tutorial na gusto nyong makita o mapanood sa akin. Pwede po kayong mag-request ng mga video na aking gagawin. Kung anong yun po yung gusto nyong i-request sa akin, pwede po yun. Just comment lang po sa aking comment section. At huwag nyo po din kalimutan na mag-subscribe guys. At pindutin nyo po yung notification bell ko para update po kayo sa mga video na aking i-upload po sa aking channel.
medyo mahirap to guys, yung pag ano, pagkuha ng buhok mula sa gel cap. Kasi masyado siyang masikip talaga. Pero tiyaga lang. Again guys, yung may mga katanungan po, pwede po kayong mag-comment sa aking comment section upang aking malaman kung ano po yung gusto nyo po. Bago po pala, papasalamat po ako sa mga nag-share sa FB ng aking YouTube channel nito. I hope na darating ang araw makakabawi ako sa inyo. Thank you guys. Mga katosar, thank you. Again po, kung sino man po yung gusto magpa-shoutout, just comment on my comment section and shoutout ko po kayo sa susunod ng aking video yung gagawin. Siguro, sunod kong gagawin itong video ay hair relax para ulit sa mga lalaki, kasi may mga lalaki din na nagpapa-highlights talaga. Ay, nagpapa-highlights. Siguro, next video pala, gagawin ko pala ay ano, ataw nito? Hair relax for men. Para sa lalaki po, yung mga nagpapa-straight pong buhok na mga lalaki. Para madali lang po siyang gawin. I-share ko po din po niyo sa inyo yon. At kung meron po ulit kayong gusto ipagawa sa akin na video, about lang po sa mga service ng salon o parlor, yung aking ibinablog o chinotutorial. Kasi po yun lang po yung alam ko po, kasi binasi ko po yung pag-tutorial ko sa aking trabaho po. Okay, malapit na tayo matapos. Malapit na to guys. Bunot lang, bunot lang. Ayan. Bunot, bunot, suklay. Sana man ulit guys, support nyo po yung ano ko, channel ko, para may pagpatuloy ko po yung pag tutorial ko dito. Upa pong ma-share ko po sa inyo yung aking nalalaman po. Kasi aram ko din po na marami pong gusto magkulay ngayon, mag-reband o kahit anong service po sa parlor po. Kumbaga parang extra income po siya. Kung may gusto po kayong matutunan, comment lang po sa aking comment section. Ayan, bunot lang guys. Kahagard magano. Magbunot. Kaloka. Sa pag-highlights pala guys, pwede po kayo magamit ng mga ibang mga brand na mga pang hair bleach. Pwede po yon. Hindi ko na po papangalan yung po yung mga ginagamit ko kasi wala naman po tayong sponsor dito. Okay. Saka po pala, basta po mag-highlights kayo, yung gagamitin nyo pong oxidizing cream is yung 12% po, yung sa developer po yan. 12% po. Kahit anong brand po pwede po. Tapos naman po sa bleach din, kahit anong brand po pwede na po yun guys. Yan, malapit na tayo matapos. Ito naman pala sa ganitong ano, gel cup na ginagamit ko.
Pwede din kayo dito gumamit ng mga disposable na ganito. Meron pong mga iba't ibang klaseng mga ganito, guys. Pero mas maganda kasi itong ginagamit ko kasi pang matagalan po siya. Meron mga disposable lang. O meron namang ito, pang matagalan to. Mga siguro makahigit ka nito ng 1,000 client bago ito masira, bago nyo palitan. Kailangan din pala guys kung nag-ano kayo, hair color or hair bleach. Hair bleach. Kailangan po naka-apron kayo para di po kayo madumihan. Or yung damit nyo po hindi po makulayan. Kasi pag hair bleach kasi masyado siyang matapang. Nagmamantsa talaga siya sa damit. Di natatanggal siya. Okay, suklay. Suklay-suklay lang. Pasensya na pala kayo guys. Mayroong mga manok dito sa paligid namin. Pero okay lang po yan. Basta po may pagpatuloy natin itong tutorial na ginagawa natin. Hindi po yan hadlang. Okay. Gagawa din po pala ako ng hair highlight sa babae. Iba din po kasi yung process ng pag-highlight sa babae kaysa sa lalaki. Medyo mahirap po yung sa babae. Gagawa din po ako ng video doon. Or tutorial para sa highlight sa babae po. Ayan po. I-mix po natin yung oxidizing cream na 12% at yung bleaching powder. Mix nyo po ng maigi para maganda po siya. Okay. Yan. Okay. Magsusot muna tayo ng gloves. Alam nyo na. Kailangan po pag nag hair bleach po tayo, hair highlights, kailangan po tayo mag gloves or kahit po mag hair color po tayo. Yan. Mix ulit. Para maganda po siyang ilagay sa buhok. Yan. Ito lang po guys yung paglalagay niya. Go lang. Lagyan nyo lang po lahat. Lagyan nyo po lahat. Yung bonggang-bongga. Yan ganyan. Lagay lang po. Lagyan nyo po lahat guys ha. Wala po kayong ititirang buhok na kinuha nyo sa ano, nilabas nyo dyan sa gel cup. Kailangan po lagyan nyo po lahat para bongga po yung result. Yung pag-highlight din po pala, depende po yun yung pagbababad nyo. Meron kasing ano, parang tama lang po yung kulay niya, yung highlights niya. Meron naman yung pinakamatagal na babad na paputi na po yun guys. Maganda din yun. Ulit po guys, kung may comment po kayo, comment lang po kayo sa aking comment section. Kung gusto mong magpa-shoutout, comment lang po ulit. Sa aking next video ko po yun, shoutout yung pangalan. Thank you. Yan. Ilagyan na po natin. Lalagyan po natin siya ng shower cup. Para po mas madali po siyang umano yung kulay niya. Mabilis po siya. Saka hindi po siya sumingaw. Yeah. Yeah, guys. Okay. Ganyan din po pala yung gamit kong ano, disposable gloves para po hindi na po tayo mag ano yung tatawag ito? Mag uhugas, tapon lang, isang gamit ang tapon lang, ganyan. Iwas pasma po, kahit parasma na po yung kamay ko. Yan guys. Okay, thank you po ulit sa mga nag-subscribe po dito po sa aking bagong YouTube channel. At thank you din po yung sa mga nag-share sa aking mga friend ko.
At yung mga regular customer ko, thank you so much. Alam niyo na yan kung sino kayo, ang dami niyo. Sobrang dami niyo, 100 plus pa lang aking subscriber. Char lang. Okay guys. Yan. Babad lang po pala to guys, mga 30 minutes to 20 minutes ganyan guys. Babad lang po siya. Wait po natin. And tapos guys, yan na. 20 minutes na siyang babad. Kasi cut naman kasi itong mga video na to guys. Kaya, yan na. I-retouch natin po siya guys ulit. Para po yung mga hindi po nalagyan or hindi masyadong na-fix yung pakalagay, malagyan po. So, dyan nyo lang guys yung gagawin ko, hindi po kayo magkakamali guys. Napaka-simple lang po. Basic lang po itong gawa natin. Actually, ganito din po ako gumawa sa aking mga client po. Yan. Suklay-suklay lang po. Yung gamit ko pong applicator brush, ay yung meron na po siyang suklay. Maganda po itong karamihan po ng mga salon o parlor po. Ganito po yung gamit. Maganda po kasi siyang gamitin. Yan, retouch-retouch lang po guys. Pagkatapos ng 20 minutes, nababad. Pagkatapos po nito guys, ibababad po natin siya ulit. Mga 20 ulit or depende po guys, kailangan po hindi po tayo ulit magbase sa oras kasi po may mga buhok na iba-iba yung texture po or hibla. Meron po mabilis makulayan, meron naman po matagal po. Siguro po sa mga next video ko din po, tatalakayin ko din po yung mga, ibablog ko din po yung mag-tutorial din po ako dun. At babanggitin ko po kung bakit may mga kulay na minsan pantig-pantig po, hindi po pantay. Yun po. Tatalakayin po natin yun sa next video ko. Sa mga kulay. Diba guys, napapansin nyo yun? May mga kulay na pantig-pantig. Hindi siya sama. Parang jowa lang. Minsan din nakikisama. Charing. Okay. Yan na. Retouch lang po. Ayan. Pag-retouch po pala guys. Kahit ayan. Pwede nyo rin po siyang pag-retouch nyo. Pwede ganyan-ganyan siya ng kamay nyo para sigurado po kayo napasok na ng hair bleach o ng hair bleach yung nyo. Yung buhok po lahat. Okay guys. Ito na po. Retouch-retouch lang po guys. Pwede niyo po din pong hindi na siya lagyan ng shower cap pag paka-retouch niyo para kitang-kita na. Okay na po yan guys. Or pwede niyo ilagay niyo ulit yung shower cap kung gusto niyo. Depende po yun sa inyo guys. Depende po. Yan. Yan, na-retouch na. Okay. Yan guys, masyado na po siya ganyan. Ganyan po dapat, wala po siyang mga area na hindi nalagyan. Kailangan po lahat po talaga nalagyan, lahat ng buhok na i-highlights po natin. Para bongga po yung result niya. Para yung customer po natin hindi po magreklamo or hindi po siya, masatisfied po siya sa atin sa gawa. Guys, wait ulit natin yan, babad ulit yan guys, cut din ulit po ito guys na video kasi siyempre ang haba-haba po. Okay, yan guys, ito na tayo. Alright guys, thank you ulit sa mga nag-share sa IP ng aking link ko na sa YouTube po, thank you guys. Next po, mag-shoutout po tayo sa next video ko po, guys. Thank you. Okay, ito na po tayo.
Kung mapapansin nyo guys, kita na po talaga yung kulay niya, diba? Ayan. Itong ginawa kong hair highlights guys, hindi to yung highlights na super tingkad po. Kumbaga tama lang po to guys, kasi wala po siyang hair color background na ano, nilagay. Sa next baka din po, magawan ko din po yan na vlog po or tutorial yung may kulay na may highlights po. Kasi maganda po yung, maganda din po yun. Ngayon po kasi itong tutorial na to, highlights lang po talaga to. Okay, ganyan. Ganyan. Alasin na natin. Gel pops. Ayan. Ay, diba guys? Bongga. Ayan. Kulay talaga siya. Magbaday ka dito. Diba? Again guys, yung pag-highlights po sa babae, saka sa lalaki, iba po yung process po dun guys. Papakita ko din yun sa inyo sa next tutorial ko. Gagawa din po ako ng video kasi. Yan, diba? Bongga. Yan. I think masasatisfy itong client na to kasi hindi naman siya magbabay kasi model lang natin siya. Pangalan ng ating ano ay si Andre. Andre Borja. Yan, pinasarili na. Sa puso lang to bigla. Pwede din kayo da guys, mag-conditioner po pag balnaw po or gumamit kayo ng treatment ganyan. Kung gusto nyo lang po, optional lang po siya guys. Okay, ito na po guys. Ayan, punasan natin sa ng towel. O, diba? Mapapansin nyo guys, bongga na yung hair highlights natin. Nagmamadali na lang yung ating model. Kasi may trabaho pa daw siya. At bibilisan na din natin siya. Yung pag-highlights natin. Now guys, ulit nga pala, magpapasalamat ako sa mga nag-share at nanonood ng aking video. Nasa baga na ano ako na gumawa ulit ako ng video po.